Okay, hello Super Doggers! Kumusta kayo? Si Dr. Bel Manalo po ito sa Manalo K9. Marami daw nakamiss ng mahaba akong mga lecture, kaya pag-usapan po natin ngayon ang isang paksa na concerned tayong lahat may kinalaman sa parvovirus. So ang parvovirus po ay isang nakamamatay na sakit ng mga aso, lalo na po yung mga puppies pa lang hanggang mga young adults or mga juveniles. And napakalupit po ng virus na to. Sobrang lupit po ng virus na to. Ang parvovirus po, nagsimula ito ng mga 1976 or 1978 na nagkaroon ng malaking outbreak ng mga infected ng parvovirus sa Europa. Nagkakaroon sila ng mga sakit sa puso at saka sa gastroenteritis. Nagkakaroon ng bloody diarrhea yung mga dogs. Although marami pong mga vaccines na lumabas against parvovirus, marami pa rin pong nagkakaroon ng mga outbreaks ng parvovirus all over the world. Kaya siguraduhin niyo po kung kayo po ay may aso or kukuha ng aso na meron siyang sapat na protection laban sa parvovirus, kumpleto na po dapat ng injection by the time the puppy is about 3 to 4 months. Supposedly, ito ay mutant virus mula sa isang virus na related dito, yung FPV or yung feline panleukopenia virus. And itong FPV na to ay sakit naman po ng mga pusa ito. So supposedly, nag-mutate yung virus 2 to 3 times and naging canine parvovirus na ito. Ang canine parvovirus po ay napakatinding virus. Nakakatakot po talaga itong virus na to, lalo na sa mga breeders na may mga puppies, kasi po talagang pagka dinapuan po yung aso ninyo ng canine parvovirus, up to mga 90% or more siguradong mamamatay po yung aso ninyo kung hindi ninyo bigyan ng agarang lunas. Pagka nagparvovirus na po yung dog ninyo, ang pinaka-importante pong gawin ay dalhin na po siya sa veterinaryo. Kasi pag dinala niyo po yung aso niyo sa vet, bibigyan na po yan ng intravenous fluids, antibiotics, anti-emetics, para po yung aso po ninyo hindi lumala ng lumala. Wala pong gamot ang parvovirus, pero ang ginagamot lang po natin is yung tinatawag na mga secondary bacterial infections at saka po yung mga sintomas or yung mga signs ng aso. Halimbawa yung pagsusuka, yung pananamlay, yung fever, yan po yung mga i-address po ng veterinarian. Pero yung mismong virus po, wala pong gamot dyan. Ang tanging magagawa lang po ninyo para po maiwasan na magkaroon ng virus yung aso ninyo ay through vaccination. Sasabihin ko po sa inyo mamaya kung ano yung mga vaccine brands na ginagamit po namin na masasabi po namin effective, at sasabihin ko rin po sa inyo yung vaccine brand na iiwasan ninyo kung gusto niyo pong magkaroon ng kasiguraduhan sa pag-iwas sa parvovirus. Experience lang po namin. Sasabihin ko po sa inyo para po sa kapakanan po ninyo ng mga breeders tsaka mga owners ng mga dogs, lalo na yung mga puppies. Okay, so ang canine parvovirus, may mga nalilito lang po sa canine parvovirus. Sinasabi nilang parvo dahil nagtay ng dugo yung aso. Pero it's not always the case. Kapag ka nagtay po ng dugo yung aso ninyo, kagaya na in-explain ko doon sa vlog ko about tae, no, hindi po lagi pong parvo yon. Pag nagtay ng dugo yung aso ninyo, there could be several causes. It could be worms infestation, na marami pong mga worms nagko-cause ng mga bleeding doon sa bituka. Maaari din po yung coronavirus ng mga dogs, canine coronavirus, na nagko-cause din ng bloody diarrhea. Or pwede rin pong iba pang mga causes ng gastroenteritis. So yung parvovirus po ay maaaring bukang bibig lang ng mga dog owners kapag ka nagtai yung aso ng may dugo, parvovirus kagad ang sinasabi nila. Sinasabi rin nila may certain na amoy daw yung parvovirus na diarrhea. Pero pwede pa rin pong hindi po yun accurate. So pag kayong aso po ninyo ay kumakain pa rin at tumatay ng dugo, kagaya na in-explain ko dun sa video ko about tae, hindi po parvovirus yon. 99% sure po ako dun. Pero kapag kayong aso po ninyo ay nag-bloody diarrhea na, nagsuka, at ayaw na kumain, masasabi ko mga 95% sure ako, parvovirus po yan. Pero kapag ka dinala nyo po sa vet yung aso ninyo, dun nyo po masisigurado kung parvovirus nga ba yung naka-infect sa aso ninyo. Kasi may mga gagawing tests po yan, yung tinatawag na ELISA tests ng parvovirus, or yung PCR tests na available sa mga vets lang para po makita po kung talagang may virus po ng parvovirus yung dog ninyo. Ito po yung pathway na dinadaanan ng parvovirus. Ang parvovirus po kasi ay kumakalat kapag ang isang aso na nagdadiarrhea na ng may dugo ay tumaay po sa isang area. So, halimbawa, na-infect na yung isang area dahil merong aso na may parvovirus nagdiarrhea doon, hindi po basta-basta mamamatay yan using soap and water or yung mga common household disinfectants. Although, very effective daw po ang bleach. Yan po yung gamitin ninyo. Bleach kapag gusto nyo i-disinfect ang isang area. Pero hindi pa rin 100% sure na matatanggal
matanggal nyo lahat ng mga virus dun sa area niyo. Dahil napakaraming virus po ang nilalabas ng isang aso na infected ng canine parvovirus. Isang area po ay maaaring ma-infect up to 9 months na contaminated siya nung canine parvovirus, hindi basta-basta po matatanggal. Mas mataas yung proportion po ng isang area na mawala yung virus kung ito ay laging naarawan at kung ito laging ang nalilinis ng mga disinfectants na medyo mas matindi kagaya ng bleach. So, hindi kayo makakasigurado na isang area ay walang virus, lalo na kung ito ay park or ito ay outdoor area na may mga stray dogs. Halimbawa, pag nilalakad niyo po yung aso niyo sa kalsada or nilalakad niyo sa parking lot ng mall or wherever na hindi niyo po sure kung na-disinfect ba o hindi. Kasi hindi naman pwedeng i-disinfect yung buong park or pwedeng i-disinfect yung buong parking lot ng mall or kung saan man yan. Or halimbawa, naglalakad kayo dyan sa may Eastwood or naglalakad kayo dyan sa may Mall of Asia, BGC, na mga pet-friendly places, hindi po natin alam kung ibang asong naglakad doon ay mayroong parvovirus na dala-dala. Kaya hanggang hindi pa po kompleto yung vaccinations ng dog ninyo, huwag niyo po munang ipalakad doon sa mga public areas or sa mga lugar na meron pong mga ibang aso na maaring nagkalat doon ng virus ng parvovirus. Halimbawa, mga vet clinics, halimbawa, mga pet shops, or pupunta kayo sa isang lugar na merong mga kennels. In-explain ko rin po yan doon sa video ko na about vaccinations. So, pwede nyo po panoorin yung mga dati kong mga videos. Ilalagay ko dito po sa video sa YouTube kasi milalabas po yan sa taas. Ang parvovirus, pagka pumasok po sa bibig ng aso ninyo, kasi usually yan, nakukuha po pag yung aso po ay nadilaan niya ang isang contaminated item or flooring or ibang aso na merong parvovirus, na mga virus particles. Kapasok yan sa bibig, and doon sa tonsils ng dog at saka doon po sa lymph nodes dito sa may bandang bibig ng aso, dadami na po yung virus particles doon sa lymph nodes. And ang una-una nilang ininfect ay yung mga tinatawag mga lymphocytes. Mga ano po yan? Immune cells po yan. Mga white blood cells po yan, mga lymphocytes. And yung lymphocytes na yon, doon nagre-replicate unang-una yung mga parvovirus particles. Tapos dumadami sila, pinapatay nila yung mga lymphocytes na yan. Kaya po ang isang sign na makikita sa blood chemistry ng aso ninyo ay mababa po yung lymphocyte count. Magkakaroon po siya ng tinatawag na lymphocytopenia. Ibig sabihin, mababa po yung number ng lymphocytes ng aso. Kasi yun po yung unang-unang tinatarget ng parvovirus. Bago nila mapatay yung lymphocytes, kumakalat muna yan, papasok muna sa bloodstream. Tapos, nagsispread na po yung virus particles sa buong katawan ng aso through the bloodstream. Ang isa sa pinakamatinding area na sisirain ulit ng virus na to ay yung mga bone marrows. And ang mga bone marrows po kasi, rapidly dividing cells po yan. Yan po ang gustong-gusto ng mga virus particles ng CPV or ng canine parvovirus. Yan po yung unang-unang sisirain po ng mga virus. Kaya po, in general, bababa po talaga yung white blood cell count ng dog dahil po doon sa action na yon ng parvovirus. Tapos, pupunta rin po yung virus particles doon sa may intestinal wall. Sisirain po niya yung epithelium or yung labas na lining ng bituka ng aso doon sa mga tinatawag na mga crypts of Lybercon. Yun po yung mga rapidly dividing cells ng bituka. Diyan po nagre-replenish yung mga cells ng bituka. Kasi po yung cells ng bituka, mabilis po yan mamatay dahil doon sa actions ng bituka, mabilis din yan i-replenish. Kaya pag sinira naman po ng virus yung mga rapidly dividing cells na yon, hindi na po makakapag-replenish yung bituka ng maganda ng mga cells niya. Kaya nagkakaroon po ng bloody diarrhea. Lumalabas na po yung fluids, yung blood doon sa intestinal wall, papunta doon sa laman ng bituka. Magtatay ngayon ng dugo yung aso ninyo. At the same time, makakapasok na sa bituka yung mga bacteria. Makakapasok na po yung mga bad elements sa bituka kasi immunocompromised na siya. Hindi na siya ganun katibay yung wall ng bituka at saka hindi na siya nalalabanan ng mga white blood cells. So, papasok na yung bacteria from there, mapupuno ngayon ng bacteria yung bloodstream ng aso. Nandun na po yung papasok na rin yung toxicity dahil yung mga bacteria po na pumapasok doon sa bloodstream ay magpo-produce na
naman ng mga toxins. Ang isa pa pong naapektuhan ng canine parvovirus virus particles ay yung puso. Dahil rapidly dividing din po ito, sinisira po niya yung mga cells ng puso ng puppy or mga juvenile dogs, and ito po ay nagkukost ng mga iba-ibang mga ailments or problema sa puso. Kakaroon ng mga irregular heartbeat yung puppy, o kaya nasisira po yung musculature ng puso. Ayan po yung isa sa mga masasaklap na epekto na pangmatagalan ng canine parvovirus. Maring gumaling man sa virus yung aso ninyo, pero habang buhay nang sira na yung puso niya, meron ng scar tissues. Kaya po namamatay yung dog dahil sa canine parvovirus is usually dahil sa septicemia. Ibig sabihin, dumami na yung mga bacteria doon sa dugo at tumaas yung toxicity ng dugo dahil hindi na naprotektahan yung lining ng intestinal wall. And sa intestines po kasi napakaraming bacteria po talaga yan. Ang mga ibang mga vets ay nagbibigay ng blood transfusions kapag ka na parvovirus yung aso mo or puppy mo. Ako po, hindi ko po gusto yung blood transfusions dahil ang blood, it's a tissue. And napakaraming cells po niya, napakaraming antigens po. Alam niyo po ba sa isang red blood cell pa lang? Although ang tinetest po ng mga blood compatibility tests sa humans ay yung antigen A at saka antigen B. Pero dun pa lang sa cell membrane or sa cell lining ng mga red blood cells, meron pong mga 300 to 400 minimum na mga antigens yan. Kaya hindi po ganun ka simple yung compatibility ng blood dun sa host mula dun sa donor. Maaring yung iba lang po, yung A at saka B antigen ang mabilis na nagpapakita ng clotting or ng pinapakita na hindi sila compatible. Pero yung iba pang mga antigens na yon, di ba, makaka-cause pa rin yon ng problema dahil hindi kilala, o foreign body yon para doon sa host. Hindi porke hindi nag-clot kagad ay wala nang epekto yon. May immunosuppression definitely na mangyayari, kagaya ng immunosuppression na kinukos ng maraming organ transplants. Kaya ang ginagawa po ng iba, nagbibigay po sila ng immunosuppressants doon sa mga animals or humans na mga nilalagyan ng bagong organs, kasi lalabanan ng immune system ng host yung organ na pinasok na bago. Kaya I would rather not give blood transfusion sa isang aso na may parvovirus para lang tumaas yung blood count niya. Kasi ang talagang kailangan mo lang naman gawin ay itaas yung volume ng blood. So ang gagawin mo lang naman is bibigyan mo lang ng volume expanders kagaya po ng normal saline or lactated ringers o hetostarch, depende po sa kung ano po yung preferred ng vet, depende dun sa case na kaharap niya. So I would just rather have blood volume expanders and antibiotics and oxygen para po doon sa pasyente kesa blood transfusions. I think it's a very crude and primitive treatment yung mga blood transfusions, na pwede mo naman ma-achieve yung goals ng blood transfusions using other alternative methods. So minsan may mga naghihingi po ng donations ng blood for dogs na nasa vet at kailangan daw ng blood transfusions. I'm one who is against blood transfusions dahil po doon sa taas ng immunosuppression na dinudulot po nito doon sa dogs, and marami pong pwedeng ilipat din ng mga sakit-sakit from donors na maaring dala-dala ng dugo nila. Halimbawa, yung donor ay meron oong Ehrlichia na hindi pa full bloom. So ano pa lang, nag-start pa lang yung Ehrlichiosis nung aso ninyo. Pagka nilipat yung blood niya doon sa isang aso, ay maaaring dala-dala niya yung Ehrlichiosis or iba pang mga blood parasites or iba pang mga sakit-sakit like viruses and iba pang mga sakit na nalilipat-lipat po using blood. Kaya sabi ko sa inyo kanina, ang tanging magagawa nyo lang to protect your dog against the parvo is through vaccinations. Okay, so ang ginagamit po namin sa mga Canine na vaccinations, and this is not a sponsored video, ay Merial and Quantum. Ako po, mas preferred ko yung Merial. Yan po yung ginagamit ko dati. High titer vaccine po siya, meaning maganda yung ano, yung quality and quantity ng virus particles doon. Ito po kasing mga virus na nasa mga vaccines ay buhay po yan. Pero minodify sila para hindi makakos ng malalalang sakit doon sa mga pag-i-injectionan. Kaya po yung mga vaccines na yan, kailangan po nasa tamang temperature yan at nasa tamang conditions. Kapag mali po yung transport, mali po
yung storage, mali po yung pag-administer, ang mangyari po niyan, hindi po magiging effective na yung vaccine. Kaya po yung mga nagbabaksin ng kanila lang or yung mga breeders lang ang nagbigay ng vaccine, hindi po magtitiwala doon dahil po hindi niyo po alam yung mismong breeder na nagbigay ng vaccine at saka yung mismong pinagbila nila or yung ahente na pinagbila nila, hindi kayo makakasigurado na ginagawa nga nila yung proper protocol sa transport and storage ng mga vaccines na yon. Kaya huwag po kayong magtitiwala kung bibili kayo ng puppy doon sa mga breeders na sila lang ang nagbigay ng vaccine. Doon po kayo bumili sa mga breeders ng mga aso or mga dogs na pinapa-injection na nila yung mga puppies sa isang licensed veterinarian. Yun po yung dapat talaga, mas safe po kayo doon. Lalo na, eto, yung dapat iwasan po ninyong vaccine brand. Hindi ko po gusto siraan, no? Pero eto po kasi yung vaccine brand na usually binebenta sa mga over-the-counter, dun sa mga poultry supplies o mga pet shops na mga illegal or mga color room. Kasi hindi po talaga pwedeng ibenta sa hindi veterinarian ang mga vaccines. Pero somehow, eto pong Vanguard ng Pfizer. Pfizer is a great company and they probably are making good vaccines. Kaso pagka binili nyo na po sa maling sellers at in-injection po ng mga hindi naman talaga veterinarians, nako, yun. Hindi na po kayo makapagtiwala na talagang may protection yung aso or yung puppy mula doon sa parvovirus infection. Bawa po, yung nagbigay naman ay veterinarian, licensed vet naman, tapos yung Vanguard ang binigay nila ng Pfizer. Pwede nyo pong pagkatiwala walaan ng higit yon, pero nakakailang cases na po ako na mga nabili po naming mga dogs or puppies na veterinarian naman na nag-inject, pero itong Vanguard na to or ng Pfizer ang ginamit nilang vaccine. Several cases na po nang namatayan kami ng puppy or ng young adult ng parvovirus ang case. Vanguard po yung vaccine na nilagay po nila. So, gusto ko lang po i-share sa inyo yon. Hindi naman po siguro laging ganon, pero just to share with you our experience po, hindi ko po pinagkakatiwalaan yung Vanguard brand from Pfizer. And I'm not saying Pfizer is a bad brand, no? Napakahusay po ng kumpanya na yan. Pero, concern ko lang po doon sa mga end users, mga end buyers ng mga puppies. Based on our experience lang naman, yung mga in-injection po ng mga high titer viruses like Merial, Quantum, no? Yun ang ginagamit ng vet namin ngayon, si Dr. Leo Vergara sa mga aso namin, yung Quantum. Okay daw yun. Pero ako po, mas kampante ako doon sa brand ng Merial. Again, this is not a sponsored video. Hindi po kami binayaran or wala po akong interest para siraan po yung Vanguard. Pero yun lang po yung experience po namin. Honest review ko lang po yun. Honest opinion. Okay, so ano, kung meron pong mga tiga Pfizer or nagbebenta ng mga Vanguard na mga vaccines, baka may maganda po kayong explanation, baka may maganda po kayong defense doon, pwede niyo po isulat sa comment section sa baba para po mapaliwanagan po kami, kaming mga end users ng mga ano niyo, mga brands ninyo. Tungkol sa mga programs, no, pwede nyo pong panoorin yung video ko tungkol sa vaccination and doon po sa isang video ko tungkol sa mga vaccination cards. Marami pong information po doon. So Manalo Kane, no, hindi naman po namin problema ang parvovirus. Pero yung most recent siguro na nagkaroon ng outbreak doon is when I got a puppy mula sa isang nagpastad sa aso ko. Nakakuha po ako ng dalawang puppy as puppy share doon sa breeding na yon. Kinuha po ng mga tao ko yung puppies doon sa breeder and then dinala po doon sa site namin and ang pagkakamali naman nila, sinama nila doon sa mga ibang puppies namin na dapat quarantine nila yung mga puppies na yon, hindi nila ginawa at that time. So sinama doon sa whelping area namin and after a few days, nagkaroon na po ng virus or nagkaroon na ng bloody diarrhea yung dalawang puppy share na yon and nagkasunod-sunod din yung ibang mga puppies namin na nagkaroon din ng parvovirus. Napakasaklap po ng mga ganyan mga sitwasyon. Ang tip ko po sa inyo, pag may ibang puppy tapos sinama sa kennel ninyo, huwag niyo po isama sa mga ibang mga puppies, lalo na yung mga hindi pa kompleto ang bakuna. Ang canine parvovirus po, may incubation period po yan ng mga 3 to 7 days. Ibig sabihin, kapag bumili po kayo ng puppy, tapos within 1, 2 days, 3 days, nagka-bloody diarrhea na, malamang sa hindi po yung virus po na yun, nanggaling pa doon sa breeder. Okay, nanggaling pa po doon sa breeder yung virus. Kasi po, 3 days, up to 7 days po yung incubation period niya. Hindi agad-agad yan.
Halimbawa, sa inyo nanggaling yung infection, hindi naman po agad-agad mag-manifest yung parvovirus doon sa aso ninyo. Hindi nyo makagad makikita may parvovirus siya. Kaya kung ang binili nyong tuta ay nagka-parvo, within 3 days pa lang, mayroon pong pananagutan dapat po doon yung breeder kasi po 3 to 7 days nga yung incubation period niya. I think lahat po ng mga breeder should be responsible enough to take back or refund yung mga napagbenta nila sa mga tuta na nagkaroon ng parvovirus within 1 week ng pag-deliver doon sa bagong owner. It's just responsible breeding, responsible puppy selling. Okay, maganda po pagka breeder po kayo, nandun po yon sa puppy contract ninyo, puppy selling contract. Ilagay po ninyo yon, and you will be much more respected as a breeder dahil po inaako nyo po yung responsibility na sa atin naman po talaga mga breeders. Doon po dun sa nangyari dun sa sinasabi kong case ng dalawang puppy share, siguro namatayan kami niya ng mga halos mga 10 mga puppies dahil sa parvovirus. Buti na isolate lang namin dun sa isang whelping room na yon. Nakakaawa po talaga, nade-dehydrate po yung aso, hindi na siya kumakain hanggang magkaroon ng septicemia. Minsan talagang mahirap po talaga kahit ipavet po ninyo yung aso na infected na ng parvovirus, lalo na sa mga later stages. 50-50 na po yung yung chances na mabuhay pa yung aso. Pero kung magaling yung vet, mahusay talaga at nasa top, proper timing po yung pagdala ninyo doon sa veterinary, hindi kayo naghintay na lumala yung sitwasyon, baka mga 30-70, baka mabuhay pa ng mas mataas yung probability yung puppy kung dinala nyo at early stages. Kaya pagka may puppy po kayo or kumuha kayo ng puppies, huwag kayong mag-atubili, dalin kagad sa vet kapag may first sign pa lang ng mga problems. Hindi naman sa pagiging paranoid, pero mas malaki po yung chance na masasave niyo po yung puppy. So smaller puppies, mas mabilis mamatay sa parvovirus kesa sa bigger puppies na mga 6 months na. Pero may chance pa rin, yung mga 6 months, 7 months, magkaroon pa rin ng parvovirus. And pagkatapos po ng puppy vaccination po ninyo, usually yan, meron pong annual booster yan, or at the most mga 3 years, ipabooster niyo po sa parvovirus yung dog ninyo. Ang parvovirus vaccine, included na po yan doon sa mga tinatawag na 5-in-1, or 6-in-1, 7-in-1, 8-in-1, na magkakasama na po dun sa 5-in-1 yung parvovirus, para influenza, distemper, hepatitis, and leptospirosis. Pagka nagka-parvovirus na po yung aso ninyo or yung puppy ninyo, for life na po siya protektado laban dun sa parvovirus strain na dumali po sa kanya as a puppy. Pagka-adulto na po yung aso ninyo, 1-year-old pataas, hindi na po basta-basta yan mamamatay dahil sa parvovirus. Usually po talaga mga puppies, mga tuta lang yung mga naapektuhan ng grabe ng parvovirus. Okay, sana kung may masasabi ako na gamot talaga para sa mga aso na may parvovirus, pero wala po talagang gamot ang parvovirus. All you can do is make sure na yung lugar ng aso ninyo ay hindi contaminated. Huwag niyong dadalhin yung puppy ninyo sa mga lugar na maaaring contaminated. Siguraduhin ninyo, makompleto ninyo yung program ng vaccinations ng puppy ninyo. And keep your dog healthy. Siyempre, the best dog food para po sa mga parvovirus survivors ay Super Dog Nutrition para po mabilis yung recovery niya. Use bleach to disinfect your area. Mapaarawan niya ng maganda. Yun lang po. And visit your vet regularly. Trust your vet. Kung hindi niyo po pinagkakatiwalaan yung vet niyo, madali naman pong humanap ng iba pang vet. That's all about parvovirus. If you have any questions, if you have any suggestions para sa mga future videos natin, I would like to talk about iba pang mga diseases na mga dogs sa mga susunod po nating mga videos. Salamat nga pala sa sponsor ko, Super South, distributors natin ng SDN para sa aking napakagandang gaming chair. May video tayo tungkol dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga super doggers. Kung hindi pa kayo nagsusubscribe, nagla-like, nagpa-follow sa videos natin at hindi niyo pa kiniklik yung bell button po, gawin niyo na po ngayon para po lagi po kayong informed sa mga susunod mga videos. And we would appreciate it kung i-share po ninyo ito sa mga dog groups po ninyo, sa mga walls po ninyo. Paki-share po itong video na to para po mas marami pong mga dog owners ang makinabang sa information na binibigay po natin dito sa channel natin. And iba pong videos po natin, panoorin nyo rin po. Maraming salamat po. This is Dr. Abel Manalo sa Manalo Canine. Sali po kayo sa Super Doggers Group sa Facebook. And visit nyo po yung aming website, manalocanine.com. And pa-register nyo po yung mga dogs ninyo sa International Canine Genetics Database. Ayan, yan po yung pinakamatinding dog registry ngayon. Okay, maraming salamat po. Si Dr. Abel Manalo po ito. Nagsasabing maraming salamat. At mabuhay po kayo lahat, mga super doggers.